Hi guys! Good morning! So kahapon nagpunta kami sa Kalkeni at i-share ko lang sa inyo ang naging highlights ng pagpunta namin doon. So pumunta kami dito dahil nga nabalitaan namin na meron daw na cotton candy machine dito na galing pang Japan. So syempre excited na excited ang James at sobrang sumaya kami nung makita namin ito. So it's very rare na makakita kami ng mga ganito dito sa Ireland. Kasi syempre, it's one of a kind. And yung ba namang galing pa mismo sa Japan, yung mga ganitong idea. Diba, ang ganda sana nito maging negosyo. And I'm hoping and I'm gonna research kung paano maka-acquire ng ganitong vending machine at para mailagay sa mga malls. Alam niyo guys, magandang idea ito mga vending machine dito sa Ireland. And gusto ko sanang pasukin ang negosyo na to, kaya lang hindi ko siya mapasok dahil wala nga akong manpower or staff dito sa Ireland. Napakahirap mag-hire ng staff dito at hindi ko din kaya na kapag nagka-problema yung machine ay pupunta agad ako. Kaya hindi ako makapagtayo ng mga ganitong negosyo. Although na alam ko sa sarili ko na magandang mga negosyo yung mga ganitong vending machine. But anyway, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang cotton candy dito. So, pinas forward ko na lang itong video but it takes 5 minutes para makagawa ng isang cotton candy. And ang bayad sa isang ganito ay 5 euro or 300 pesos sa Philippine money. So, sobrang magandang idea to kasi syempre siguro kailangan mo lang ng 1 euro para makagawa ng ganito or wala pa. And ang laki na magiging tubo mo sa mga ganitong negosyo. Plus, hindi mo kailangan ng tao para bantayan. Ang kailangan mo lang dito is mga tao kapag naubos na yung laman ng vending machine at kailangan mag-recharge. And also, plus yung electricity. Normally guys, yung mga ganitong vending machine, nagbabayad lang sila ng profit sharing kumbaga. Kaya napakagandang negosyo to. So normally, binibigay nila ang income na nila sa may-ari ng lugar around 20% or 30%. So, syempre, dahil nga kasama na dun ang electricity. But anyway, it's still a good profit. So, ayan na guys, yung kinalabasan ng pinili ni James na cotton candy. So, marami siyang design. I think there's 12 design na pagpipilian. And sobrang sulit to. At sobrang maganda tong negosyo na to talaga. So, I will find out kung paano mag-acquire ng ganito at hopefully makapaglagay ako ng ganito, hindi man dito sa Ireland but sa Pilipinas. So this is it, our highlight for our cotton candy machine guys. So syempre nagpa-picture din ako kasama ni James kasi alam nyo na masyado tayong clingy na mami. Charot! But anyway, we really really had fun watching kung paano ginagawa ang cotton candy. And also it's Saturday kaya hindi ako nakapag-live dahil magda-day out kami ng kaming tatlo dahil si Kenyan, si Shiloh is nasa daddy nila. And every Saturday and Sunday, I spend my time with James and Adrian. So, for today's video is nagpunta kami dito sa Kilkenny. It's a really, really beautiful city and ipapakita ko sa inyo for the next videos yung mga pinuntahan namin. Meron dito malaking castle, guys. At tsaka maganda mag-shopping dito. Kaya gustong-gusto kong pumunta dito dahil madami akong pwedeng bilhin. At syempre, sino pang mamimili kundi si Adrian dahil ititreat ako ni Adrian today. So, bago kami mag-shopping at magdala, kumain muna kami dito sa Rafters. So, ipapakita ko sa inyo sa next video ang mga pagkain dito. Anyway, comment and share lang kayo guys dahil nga 300 pesos yung cotton candy. So, mamimigay din tayo ng 300 pesos GCash para pang treat na cotton candy sa inyo. So, comment below kung ano ang tingin nyo sa video na to at sa business idea na cotton candy at sino ang ililibre ninyo ng cotton candy. Thank you for watching!